tayo ng mapagkalingang tahanan. Buong bayan, buong bayan, nagtutulungan, nagtutulungan. Ang pag-unlad ng kabataan simulan sa tahanan. Magandang araw at maligayang paglaho sa mapagkalingang tahanan ng Save the Children para sa mga magulang ng batang 3 hanggang 5 taong gulang. Dala namin ang iba't ibang mga laro at gawain upang matulungan ang mga magulang at tagapangalaga na suportahan ang pag-unlad ng kanilang mga anak. Ngayong ang pag-aaral ng mga bata ay gagawin sa loob ng ating mga bahay, higit na mahalaga ang patnubay at gabay ng mga magulang. Pag-uusapan natin sa mapagkalingang tahanan ang pagsusulong ng pag-aaral at pag-unlad ng mga batang nasa edad 3 hanggang 5 taong gulang, lalo na ngayon sa panahon ng COVID-19. Tandaan na kilalang kilala ninyo ang inyong mga anak, kaya kayong mga magulang at tagapangalaga ang una at pinakamagaling nilang guro. Sa sesyong ito, matututunan natin ang mga gabay sa paglaki at pag-unlad ng bata. Handa na ba kayo? Ang National Early Learning Framework o NELF ay nilikha noong 2010 upang gumabay sa paglikha ng mga dekalidad na programa para sa mga batang 9 hanggang 6 na taong gulang. Ang hangarin nito ay lumaki ang bawat batang Pilipino na may pagmamahal sa Diyos, pamilya at bayan, alam ang kanyang mga karapatan at nakapamumuhay ng mapayapa at matiwasay kasama ang kapwa. Ngayon nangyayari ang home-based learning, ano ang mga dapat natin maintindihan sa katangian ng mga bata upang masuportahan ang ating mga anak sa buong pag-unlad? Narito ang mga prinsipyo ng NELF na siyang gabay natin sa pag-aaruga sa ating mga anak at mag-aaral. Bawat bata ay natatangi. Ang paglaki at pag-unlad ay iba-iba para sa bawat bata. At pinakamahalaga ang pag-unlad sa unang 6 na taon ng buhay. Ang bata ay may likas na kagustuhang matuto at mas natututo sila sa pamamagitan ng makabuluhan at tunay na mga karanasan tulad ng paglalaro, kung saan natututo sila ng maraming mga bagay kabilang na ang pakikisalamuha sa kapwa-bata. Mahilig ako maglaro ng mga laruang isda. Ang sarap sa kamay ng panghawak sa tubig. Iba-iba ang hilig ng mga bata at mahalagang pakinggan natin ang kanilang mga interes. Bawat aspeto ng paglaki at pag-unlad ay magkakaugnay at nakadepende sa bawat isa. Kapag lumaki ang bata na may pagmamahal at nasuportahan ng mabuti ang kanyang pag-unlad, mas makakabuo siya ng malusog na mga relasyon sa kapwa-bata at iba pang nakatatanda. Ang pagkatuto at pag-unlad ng bawat bata ay dumaraan sa serye ng komplikado at nagbabagong mga proseso na dapat gawin sa paraang positibo at tumutugon sa pangangailangan ng bata. Dapat hikayatin ang batang lalaki at babae na maniwala sa sarili, maghangad ng lagpas o mas mataas sa kanyang makakaya at magamit ang mga bagong kakayanan upang mas makilala nila ang kanilang mga sarili at malinang ang kanilang kakayahan at talento. Naniniwala akong kaya niyong magligpit ng higaan o mag-ayos sa hapagkainan.
bawat bata, may kapansanan man o wala, ay nag-iisip, kumikilos, nakakaramdam at aktibong tumutugon sa kanyang pagkatuto at pag-unlad. Laging isaalang-alang ang mga prinsipyong ito upang tayo ay magkaroon ng tunay na mapagkalingang tahanan. Sana ay nagustuhan ninyo ang mga mensahe at gawain natin ngayong araw. Makatutulong ito sa ating pagsuporta sa pag-unlad ng mga bata. Kung gusto ninyong iparating sa Save the Children ang naging karanasan sa sesyon na ito, i-text ang tahanan, space, inyong pangalan, space, edad ng anak, space, inyong mensahe, at isend sa 225-6677. O kaya, sumali sa iba't ibang grupo ng Save the Children Philippines Facebook page. Tandaan, ligtas, may suporta, at umuunlad ang bata sa kanyang mapagkalingang tahanan. Virus, layo-layo, di ka dapat nandito. Bata ay dapat malusog, virus, layo-layo. COVID-19, layo-layo, di ka dapat nandito. Pamilya ay mag-aaral, tuluyang pag-unlad.